Libre. Magandang araw. Welcome again sa ating channel. So, ngayon, papakita ko sa inyo, especially sa mga nagtuturo ng electrical installation and maintenance institute, gusto kong ipakita sa inyo yung diagram namin na ginagamit sa pag-practice. Ito yon. Ito yung diagram na to. So, sa later part ng video na ito, papakita ko ang whole part na ito or maglagay lang ako ng link, okay? Para meron kayong copy nito. Kasi, kadalasan kapag nag-a-assess ako, meron talaga akong napapansin eh. Yung mga candidates na galing ng training ng EIM in situ, eh yung mga ano nila, mga notes nila, makikita ko pa na meron silang daladalang mga diagram ng part sa assessment package. Sad to say, hindi talaga yun pwede at bawal talaga yun. So, gusto ko lang i-share sa inyo na kung gagamit man kayo ng diagram, ito na lang kasi mas medyo upgraded pa ito at kuha tana ng package sa assessment. So, kung gusto nyo mag-practice ng EIMNC2 kahit wala kayo sa training center, ito ang sundin nyo. So, dapat marunong kayong mag-bend ng 90 degrees na IMC or RSC. Tapos, maglagay kayo ng meter base at panel board. Okay? Tapos, dito, dapat marunong kayong mag-cut ng PVC trunking. Okay? Or itong plastic na cable tray. Right? So, meron tayo 90 degrees at 45 degrees. Ito. At saka yung mga PVC 20mm natin na PVC conduit. Okay? So, marunong kayo mag-bend nito ng 45 degrees at 90 degrees. Tulad nito. Right? So, importantly, ito yung ilaw natin. Meron tayong dalawang 2-3-way. Ito. Dalawang 3-way switch at meron tayong single pole switch. Right? At meron tayong source para sa CCTV natin. Ito yun. Ang galing dito. At meron tayong special power outlet at convenience outlet. Then, kukuha din tayo ng source para sa ating FDAS. Right? So, lahat ng ito ay gumagana. So, kung gusto nyo mag-practice, ito lang ang sundin nyo. Itong diagram na to, ibibigay ko sa link ng sa below this video para makuha nyo talaga lahat ito. Dalawang CCTV camera, dalawang smoke detector, at isang manual switch, isang bell, panel dito. Tapos ito kumuha ng loan. Yan. Kung makuha nyo na ito sa pag-practice nyo, talagang papasa kayo sa EIMNC2 assessment. Huwag kayong mag-practice gamit yung assessment package na yung diagram ng assessment package kasi nakakahiya eh. At saka bawal talaga yun gamitin sa mga training kasi yung assessment package na diagram ng EIMNC2 ay para lang sa assessment. So, ang gusto ko na lang, i-follow nyo lang ito kasi kung na-follow nyo ito lahat, siguradong more than qualified pa kayo sa EIMNC2 kasi very complicated na kasi ito eh. So, nakita nyo. So, ganyan lang. So, ito. Okay, thank you.